Good morning everyone, I am Sir Michael at nung nakaraan po ay pinost ko po itong cube na ito kung saan merong mga nakalagay na mga dalawang pantig na mga salita. So merong nag-comment sa video na to, shout out to Ma'am Sian O. Kua. Ang sabi niya, Sir Michael, create ka naman po ng video paano gumawa ng ganyan. Or paano po mag-layout niyan, yung step po, please, please, please. Thanks po, gusto ko gumawa ng ganyan para sa kinder class ko po. Ayan, so pagbibigyan natin si Ma'am Sian today. So paano nga ba gawin itong very cute na cube na to kung saan may mga words. Pwede kayong maglagay dito ng mga CVC, mga syllables or pantig. So ako po, dito po ako gumagawa sa PowerPoint kasi dito po ako sanay na gumawa. Ayan, so ituturo ko po siya. Ayan, ituturo ko po step by step today. Okay. So, ganito po yan. So, kailangan nyo lang pong mag-insert ng square. Ayan, so punta lang po tayo dito sa insert. Ayan. Ayan, hanapin lang po natin yung square. Since square po siya, kailangan po pantay yung both sides. So, paano natin papantayin yung both sides? Punta po tayo dito sa shape format. At dito po sa gilid, dapat gawin natin siyang 2 inches per side. Ayan. Kasi kapag square po, dapat pantay talaga. At para magawa nyo siyang cube po talaga. And then, kailangan nyong mag-insert ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na cube. Okay? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos ganito nyo siya i-arrange. Okay? So, dapat merong 4 na naka-vertical na naka-align. Tapos, 2 horizontal dito. So, ganyan po yung magiging itsura niya. It's up to you kung ano pong kulay ang gagamitin niyo po. Ayan. So, dapat ganyan po yung kanyang magiging itsura. Okay? Ayan. Tapos, mag-i-insert tayo ng ganitong shape. Yung shape na yan, yung pinipindot ko po, ay para dyan niyo po ilagay yung glue. Para kapag i-form niyo na po yung cube po. Ayan. So, dapat kailangan natin to. So, maglalagay kayo dito sa taas. Ayan. Tapos dito, ayan, dyan kayo maglalagay. Hanapin nyo ulit siya sa shapes. Ayan, hanapin nyo siya sa shapes. Ito po yan. Ito po. Kung nakikita nyo po yung arrow, yan po yung shape na ilalagay po natin. So, ganyan lang po siya kasimpleng gawin. Kailangan nyo lang po ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na square. Ayan, para makabuo kayo ng cube po na ito. Tapos, paano naman maglalagay ng text? Ang gagawin nyo lang po is mag-right click lang, pindutin yung shape, right click, tapos pindutin nyo yung edit text. Ayan, I repeat, right, pindutin yung shape, right click, at pindutin yung edit text. Saka po kayo maglagay na ng letters or ng syllables. Ayan. Pwede nyong baguhin yung font style, font color, ganon. Pwede kayong maglagay dyan ng CVC, pwede kayong maglagay ng syllables, bahala po kayo. Ayan. Okay. Ganyan lang po siya kadaling gawin. And then, may nagtanong po, ano po ang gamit nating paper. So, ito po yung gamit nating paper, vellum board na size A4. Ayan, ito po yung gamit natin para makapal po yung paper natin at hindi siya madaling masira. Okay? So, ito po yung gagamitin natin. Ayan, so, na-print na po natin siya. So, paano natin siyang gagawin na cube na ganito? So, ang gagawin lang natin ay gugupitin lang po natin ito. Yung print natin sa kanyang edges. Ayan. Tapos na po natin siyang gupitin.
Now naman, ay ipo-form na natin siya into cube na ganito. So, ang gagawin natin, ipo-fold lang po natin. Ayan. Ayan, fold. Lahat po ay ipo-fold natin, ha. Ayan, fold. Fold natin. Ayan. Fold natin siya inwards. Ayan. So, dito mamaya, dito tayo magdidikit ng mga glue. Ayan, dito po. Ayan. Sobrang dali lang po nito gawin, everyone. Pero ito lang talaga yung magiging pinaka-size niya kasi ganito lang naman po ang size ng A4. Bali, 2 inches lang po yung magkakasya. 2 inches na size ng square, 2 inches each side. Tapos, ang mailalagay nating square ay 6 lang. Ayan. So, na-fold na natin siya. Now naman, ididikit na po natin siya. Once again, ang lalagyan natin ng glue ay itong mga, ito, yung mga nasa gilid, yung white. Ayan. So, ganito po siya. Tapos, ididikit muna siya. Ayan. Tapos, hayaan muna siyang matuyo. Okay? Bago kayo mag-move sa next na side naman. Ayan. Okay? Next. Ayan. Sobrang dali lang po nito gawin. Yung soft copy nito ay ipopost ko po sa aking ilalagay ko sa aking drive para ma-download nyo po. Ayan. Okay. Ito na yung last step. Ulitin ko lahat ng white na side. Lalagyan natin ng glue. Ayan. Tapos, hayaan lang natin siyang matuyo. Okay? Okay, ito na po. It's done. Diba? Sobrang cute. Ang nilagay ko dito ay mga letters lang. Letters lang yung nilagay ko. Dito naman, letter B. Tapos, samples ng mga ng mga salita na may dalawang pantig na nagsisimula sa letter B. Ito, gamit ko dito, vellum paper na A4 size. This one naman, ang gamit ko dito, bond paper lang. Ayan, bond paper lang ang gamit ko dito. So, ganun lang po siya, simpleng gagawin. Ayan. So, once again, ipopost ko po yung, or i-upload ko sa drive ko yung soft copy nito para ma-download niyo po. Ayan. Thank you, everyone!